kang mansyang makakapit. You are the nightmare of our family. Paano ka nakakatulog sa gabi knowing na sinisira mo relasyon namin ng asawa ko na si Ramir at nilalayo mo yung loob niya sa anak niyang si Trixie? Kapag nalaman ni Dad na inaatak pa rin natin si Lilith, baka mas lumala to. Baka mas maging masama yung tingin sa atin ni Dad. And what are you suggesting? Long time no see, Ate. Bakit mo ba ako pinapunta dito? Sabi mo sa message mo may importante kang sasabihin. Di ba muna tayo magka-catch up? Trixie, diretsuhin mo na nga ako. Marami pa akong kailangan gawin. Ate, gusto ko lang mag-sorry sa ginawang pagsugod sa'yo ni Mama yesterday. May sakit ka ba? Naihipa ka ba naman sa manghangin o nasabihan ka ba? Sa halos 20 years nating magkakilala, ngayon ka lang nag-sorry sa akin. While we were in Greece, I had a lot of time to think and reflect on my past actions. At ang dami kong na-realize. Isa na doon yung mga hindi magandang treatment ko sa'yo in the past. Ate, I'm sorry. I'm sorry if naging bata ko sa'yo. Ate, I'm so sorry if may mga masasamang salita ako na sabi sa'yo. I'm so sorry if I caused you too much trouble. Ate, sana mapatawad mo pa ako. Sana maging okay pa tayo. Kasi wala naman tayong magagawa, diba? Kahit anong gawin natin, magkapatid tayo. We're sisters. Tama ba itong naririnig ko? Kapatid na rin yung tingin mo sa akin? Dati. And I'm so sorry kung ngayon lang ako natauhan. I'm looking forward na maging okay tayo at makapagsimula tayo ulit. Yun din yung gusto ko, Trixie. Thank you so much, Ate. Thank you so much. Alam ba ni Ma'am Patricia at ni Sir Ramir na gagawin mo ito? Hindi ko pa sila kinakausap about this. They're always busy fighting. Ate, actually, yun din yung isang reason ko bakit gusto kitang makausap. May malaking pabor sana akong hihilingin sa'yo. Ano? So, kamusta lakad mo? Did she buy it? For someone bar top-notch of Suzette, she's so naive and gullible, Mom. The moment na drinamahan ko siya, tinawag ko siyang ate, paniwalang-paniwala si Lilith. It just goes to show na she's so desperate na maging kapatid ko. As if naman, tatanggapin ko siyang kapatid ko. I'm so sorry, Trixie, ha? This is the only way you can practice your acting skills. It's so bad. Mom, don't say sorry. Wala naman tayong ginagawang masama. Saka, we are just protecting our family, di ba? You know, I am so lucky to have a very wise daughter like you.
Now, wala na tayong problema sa family. Kung sakali mang puntahan nga ni Dad si Lilette, nag-promise naman sa akin si Lilette na ituturn down niya si Dad. Kaya wala nang makakasira sa family natin. Mom, pwede na ba ulit akong mag-engage sa mga followers ko? Go ahead. Sheila! Hey, Sheila. Ba't ka pa kasi nagpaprint ulit ng CV, bestie? Diba, pinasok ka na ni Calora na dun sa law firm ng asawa niya? Wala pa ang balita eh. Para to dun sa legal aid group nila, Attorney Meredith. Oo. Alam mo, kung ako lang ang papapiliin, mas gusto ko dun. Kasi parang gusto din nila ako eh. Isa dun sa law firm ng asawa ni Calorena. Mas ikaw muna magbantay ah. Ah, sige, sige, sige. Papasok ko lang to. Thank you. Lilette? Lalo magkahiwalay tayo. Hindi ka na nawala sa isip ka, Lilette. Miss na miss kita, anak. Naiintindihan kong galit ka pa rin sa akin. Hindi kita masisisi dahil sa akin ang pagkukulang ko sa'yo. I know sorry is not enough. Pero gusto ko sanang humingi ng tawad. Hindi ba yung oo nga, yung tatay niya nasa Greece, di ba? Hello, wala mo nang dalagbalik bayan box. Baka ba may magka nga muna maingay? Di ko marinig yung pinag-uusapan eh. Naging duwag ako noon. Tanda ka ng pagkukulang ko sa'yo bilang ama. Gusto ko itama lahat ng pagkakamali ko. Ako lang ngayon ang maninindigan para sa pamilya ko. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, magiging mabuting ama ako. Magsisimula tayo ulit. Magiging pamilya tayo. Please, just give me another chance. Pinapangako ko. Everything will be different this time. Paninindigan ko na lahat ng pagkukulang ko sa pamilya. Please. Huli na ho kayo, Sir Amir. Matagal ko na ho kayong nakalimutan. Tsaka... Masaya na ho ako sa pamilya ni Tinang Sese. Para ho sa akin sila yung totoong pamilya ko at hindi ko na ho kailangan ng iba. Lilette, bago ka mag-desisyon, bigyan mo muna ang pagkakataon mapatunayan sa'yo. Nagsisisi ako. Handa na akong bago. I'm looking forward na maging okay tayo at makapagsimula tayo ulit. Pasensya na ho. Masyado na ho malalim yung sugat na iniwan niyo sa akin eh. Sa tuwing makikita ko kayo, puro galit na lang yung nararamdaman ko. Kaya wag niyo na ho asahan na matatanggap ko pa kayo. Kalimutan niyo na lang ho ako. Eh, di ba may sarili naman na kayong pamilya? Sa kanila niyo na lang ho ituon yung pagmamahal at atensyon niyo. Dahil para ho sa akin, tagal na kayong patay. Lilat, please. Sir, tama na ho. Marami pa ho kong gagawin eh. Tsaka, huwag na ho kayong paulit-ulit. Hindi naman makabagay yung sagot ko eh. Sana ho ito na yung huling pag-uusap natin. Sige, makakaalis na kayo.
Ramir? Hey. What's with the long face? Not now, Patricia. I'm not in the mood for a fight. Hindi ko namang gustong makipag-away sa'yo eh. Concerned lang ako kasi mukhang problemado ka. Coming back here is a big mistake. Mom. Hmm. You know what? It's just weird. Your dad is acting so odd. I can feel it na nakipagkita siya kay Lilith. Kaso, nang umuwi, biglang bad trip na. Ano kaya nangyari sa kanila? Looks like effective ang meet-up ko kay Lilith. Mom, now na out of the picture na si Lilith, does that mean na magiging okay na ulit kayo ni Dad? May malaking pabor sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Sa Greece, araw-araw nag-aaway sina Dad and Mom. For different reasons. But it's obvious na it's because of Dad's frustration. Gusto niya makipag-reconnect with you. Pero ate, reconnecting with you means na baka magkahiwalay sila ni Mom. Ayoko masira yung marriage nila. Ayoko magkaroon ng broken family. Ate, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Wala na akong ibang malapitan para hingan ng tulong. Ano yung pag-asa ko? Ano mo itutulong ko? Ano magagawa ko? Ito, okay lang ba? If puntahan ka ni Dad para makipag-ayos, okay lang ba if huwag mo siyang pansinin? Huwag mo siyang i-entertain? I-ignore mo siya? Please? Please? Seryoso ka ba? Eh, paano kung mabuti naman yung intention ni Sir Ramir na makipag-ayos? Paano ko naman siya i-reject? I know I'm asking for too much. That's a really way para bumalik sa amin si Dad. Para maging okay sila ni Mom. Para mag-preserve yung family namin. At hindi kakayanin ni Mom. Mundo ni Mom si Dad. At least ikaw, you have your new family. You can have me. I can still be your family. Even without that. Ate, I know you're a good person. Kaya hindi mo naman siguro hahayaan na ikaw yung maging cause ng pagkasira ng family namin, right? Ate, I'm begging you. Kung talagang tinuturing mo akong kapatid, gagawin mo itong request ko. For what? For everything that's been happening to us. For years. Nasaan man tayo? Pagod na rin ako. Sa Greece man o dito sa Pinas.
hindi pa rin tayo nagkakatagpo. I know na lagi kitang sinusumbatan. But I really do appreciate all the effort that you've been putting in for 5 years. Napaparanoid lang siguro ako kasi ngayon nandito na tayo sa Pilipinas. Alam ko, sisilipin mo pa rin yung bastarda mong sumira sa atin nila, Trixie. The truth is, pinagandahan ko sila. Para magpag-ayos ka na. Pero that's not what happened. Talagang dinamdam niya ang pag-abandon ko sa kanya. Tuloy niya akong tinakwil. I lost all chances I had with my daughter. I'm sorry, Patricia. Come here. Ayoko na mag-alit sa'yo. But you don't have to be sorry. Why don't you consider this to be a blessing in disguise? Ngayon, na mawawala na yung nagugulo sa pamilya natin, pwede na tayo bumalik sa dati. I'm sorry, Patricia. I can't do this anymore. I'm done. Do you mean you can't do this anymore? Anong ibig sabihin ito? Are you breaking up with me? With our family? Jamil, ano ba yung mga sinasabi mo ngayon? Ano? Susukuan mo na lang ang lahat ng ito? No. No. Now I really hate myself. Sinisisi ko sarili ko sa nangyari sa amin nila. Kasalanan ko ang pag-fail ng marriage natin. My fault na nasira yung pamilya natin. I've just been so tired. So broken. But you still have me. Ramir. Asawa mo pa rin ako. Andito ako. I will help you get through this. Good thing nagkaroon ng business opportunity mag-expand sa Australia. Aalis ka na naman? Naputo lang ang relasyon niya ni Lilith. Aalis na naman tayo? Ano lang muna siguro. Ilang buwan lang naman eh. Besides, this is gonna be good for our business. May iwan na lang kayo dito. Marami na mag-engage with the Trixie and I'll just be in the way. But what about us? What about our marriage? Alam mo, hindi na natin na ayos-ayos yung relasyon natin. And I've been trying to pull this family together. Patricia. If you want me to be a good husband, if you want me to be a good father to Trixie, I need time to heal. Para maging buo ulit ako. Para maging karapat-apat ako sa inyo ni Trixie at sa pamilya natin. Ramir, please, no. Please don't leave us.
Kailangan mo kami ng anak mo. Mas mapapadali yung healing process mo kung kasama mo kami ni Trixie. Sorry, Patricia, but I have to do this. I need to be alone. Ah, talaga? Pwede si Attorney Meredith sa Friday? Sige, kita-kitsa. Tsaka Bonnie, pasensya na talaga medyo natagalan. Kasi may mga inasikaso pa ako eh. Sige Bonnie, regards kay Lady Justice ah. Bye. Uy, doon ka na sa lab nila Bonnie magtatrabaho? Kung papala rin po, Chong. Kasi mukhang ginaus na po ako nung law firm nung asawa ni Calorena eh. Hindi mangyayari yan. Sigurado akong pagsisisiyan nila kapag ginaus nilang isang attorney Lilette Matias. Lalo na ngayon, nag-viral yung video nyo kay Calorena. Diba? Alam mo, buti naman nababalik na yung attention mo sa future mo, no? Ayos yan. Lilette, meron pa ba tayong aasahan na pibisita mula sa nakaraan mo? Wala na po siguro. Ano pong flight schedule natin? Anak, ngayon ang lipad ko papuntang Australia para magpakalayo muna. Umaasa pa rin ako na sana makapag-usap tayo. Sana maging okay na tayo. Sana makita kita sa airport. Ihintayin kita. Pero kung hindi ka dadating, I guess that means na talagang hindi na natin maayos ito. Sana siguro yan para huwag na ako umasa at tuluyan na nating putulin ang kaugnayan natin sa isa't isa. Sigurado ka hindi na magbabago yung isip mo? Sana may hindi mo, Patricia. I'm doing this to save our marriage. Ikaw naman. Pero bahala sa mami mo, ha? I expect you to be on your best behavior. Wala masyadong unang boys at saka parties, okay? Don't worry, Dad. I'll try my best and be a good girl. Bakit? May nakalimutan ka ba? Dito. Ang taas kasi ng ratings ng episode natin nung in-interview kita tungkol sa results ng bar exams. Kaya gusto namin gumawa ng follow-up episode na i-air this Friday. Bakit pa sobrang interested kang i-hire yung little person na yun, Mom? What's so special about her? She reminds me of my younger self. Ayokong mapalapit ka sa taong ganun. Isa siyang traitor at mga agaw. Sayo!